this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife or I. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No. But then Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave. In a tidal wave. But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going under. YouTube channel. It's me again, your Langga Gail. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and pakihit na din ang notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload. So ngayon guys, nandito tayo sa Yamaha Bike Lake Visayan Village, Tagum City upang bigyan silip ang pinakabago nilang Yamaha MT-03 The Dark Side of Japan. So in this video guys, alamin natin specs, features, at i-walkthrough na din natin tong isang ito. So without further ado, let's start this video. So, yan na nga guys, nasa harapan na nga natin si Yamaha MT-03. So, ito yung tinatawag nilang The Dark Side of Japan. So, yung color niya nga pala guys is yung Storm Flu. Kung natatandaan nyo guys, na-review na natin si Yamaha MT-03. Pero yung last time na ni-review natin is yung black. So, yung kulay niya guys is mahalin tulad mo doon sa ni-review ko doon last time kay Yamaha MT-15. So, ngayon guys, alamin natin yung specs at saka features nitong pinakabago nilang Yamaha MT-03. Ano? So, umpisa muna natin guys sa looks. Kung makikita nyo guys, napakaganda ng looks nitong si Yamaha MT-03. Makikita nyo na talagang brusko at machong-macho ang itsura nitong isang to. Then, at the same time, pagdating sa kanyang color, ano? Kakaiba yung color niya guys kumpara sa mga ibang motor. Kasi nga, ito nga yung pinakabagong color na nilabas ni Yamaha last 2021 and hanggang ngayon. Meron siyang 321cc to be exact, liquid cooled, 4-valve, 4-strokes, dual overhead cam and inline 2-cylinder. So, kitang-kita nyo naman guys, no? Naka-inline 2 na siya. So, talagang pagdating sa power na to, eh, napakalakas na. So, pagdating sa kanyang max power guys, meron siyang max power na 30.9 kilowatts at 10,750 RPM at max torque na 29.6 Nm at 9,000 RPM. Tapos, meron din nga pala siyang compression ratio na 11.2:1. Then pagdating naman sa kanyang wet weight guys, meron siyang timbang na 168 kilograms. So iche-check natin mamaya guys kung gaano ba siya ka bigat. Pagdating dito sa kanyang headlight guys, kita nyo naman ano, napaka-astig na talaga ng design niya at saka napaka ano na futuristic ano, modern. Sa kanyang headlight guys, naka LED na siya, maging itong bilog dito sa ano, sa gitna na parang projector, LED na siya. So pagkagabi guys, napakalakas or napakaliwanag na ng isang ito. Then pagdating naman sa kanyang turn signals, naka-LED na din. Tapos ang nagustuhan ko nga pala dito kay Yamaha MT-03 guys is naka-inverted na yung kanyang telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake na naka-ABS na. So yung kinaganda kasi nito guys is talagang upgraded na talaga to si Yamaha MT-03. It's because naka-dual channel abs na siya, both front and back. So yan guys, check natin. So, eto guys, naka-ABS na siya. Tapos, napakaganda na din yung kanyang inverted telescopic fork suspension, ano? Tapos, pagdating sa kanyang braking system, guys, aside sa naka-ABS na siya, naka-dual pot piston brake caliper na din siya. And, meron na din siyang reflector dito, no? So, napakaganda nito, dagdag visibility pagkagabi. Tapos, kita nyo naman, guys, napaka-stylish ng kanyang inline 2-cylinder with, ano na pala siya dito, oh? Meron na din pala siya dito nga guard, no? Sa engine. Tapos, dito nga pala sa kanyang frame guys, no? Kaya nga pala napakagaan nitong si Yamaha MT-03. It's because meron siyang diamond frame, no? Which is napaka lightweight, no? Para dito kaya Yamaha MT-03. Tapos dito, kita nyo naman guys, ito yung brake. Yung apakan ng driver, napaka premium din guys, no?
Yan. Tapos dito sa Tambucho, napaka-sporty and stylish din. Tapos meron na din siyang heat guard, no? Napaka-importante kasi nitong heat guard nang sa ganun pag sumampa ka or yung OBR mo, hindi ka na mamamblema na baka mapasok ka or yung OBR mo kasi nga protected na siya ng heat guard. So pagdating sa texture, guys, nakamat siya. Tapos dito nakamat din. Tapos dito sa may muffler niya or exhaust niya, dito sa end, naka-silver yung datingan dito. Yan, no? So first, dito muna tayo sa handlebar. Pagdating sa handlebar, guys, no, sa right side, nandito yung kanyang mga switches which is ang kill switch, ano, activated at saka yung start. Tapos dito, nandito yung kanyang hazard lamp, yan. Turn on, off, and aside from that, wala na. Then pagdating naman dito sa left side, nandito yung kanyang pass light or passing light. Tapos yung high beam, low beam, turn signals, and horn. So ito, guys. No, pagdating naman sa kanyang mga grips, guys, makapit, no? Maging kanyang bar end, napaka-stylish din. No, medyo ano talaga, minimalist yung datingan dito. So pagdating sa texture, glossy type. Maging dito sa left side, ganun din. Tapos yung nagustuhan ko sa kanya, guys, meron na din siyang malaking side mirror, no? So para sa akin, guys, napaka-advantage na meron siyang malaking side mirror. Nang sa ganun, kitang-kita mo yung nasa gilid mo or nasa likod mo. In that way, makakaiwas ka sa side sweep, no? So para sa safety na din ng driver, o safety mo na rin. So ngayon, pagdating naman sa kanyang dashboard, guys, check naman natin. Yan. So kita nyo naman, guys, ano, naka fully digital na siya. So nandito yung kanyang RPM, neutral indicator or yung kanyang gear indicator nandito na din. Tapos yung temperature indicator. Tapos meron na din siyang time. So napaka convenient nito, guys, kung trabahante ka, no? Hindi ka na mamamproblema kung saan ka mag-check ng time mo. Check ka lang dito sa motor mo and you're good to go na. At the same time, nandito yung kanyang fuel indicator, speedometer indicator, ano? Tapos yung kanyang kilometer kung ilan na ba yung natakbo niya. So since bagong-bago pa to, talagang 0.6 kilometer pa. So meaning di pa talaga siya napapa takbo. So, pagdating naman dito sa gilid, nandito yung kanyang neutral light indicator, turn signals indicator, tapos yung kanyang check engine indicator. So, kaya nakapula yan, guys, it's because hindi pa siya napapaandar. Tapos dito sa right side, yan, meron din turn signals indicator, yan. Tapos yung kanyang high beam, low beam, at saka yung kanyang ABS. No, naka-light na siya. So, you have two buttons dito, guys, yung select. Check natin kung ano meron dito. So, yun. Average trip 1. Odometer trip 1. Trip 2. Trip F. So, yun, guys. Aside from that, wala na. Tapos, meron din siyang reset button dito, guys. So, meaning ng reset, guys, pag halimbawa, mag-change ka ng time, no? Dito ka lang pipindot. Yan. Paglaruan mo lang to, pag halimbawa binili mo na to si Yamaha MT-03. Hindi pa po siya nakakiles. Naka-mechanical key pa rin po siya. So, pag binili nyo po ito, may libre pa pong isa. Yan. So, balik na natin. So, pagdating sa fuel tank capacity niya, guys, meron siyang fuel tank capacity na 14 liters. So, kita nyo na, ang dami-dami nyo nang malalagay dito ng gasolina. So, hindi kayo bibitini ni Yamaha MT-03 pagdating sa kanyang fuel tank. Hindi siya ganun ka kapal yung foam, hindi din ganun kanipes, no? Kasi yung sa aking motor ay napakanipes. Para sa akin, goods na goods to, ano, pag sa long ride. Maging dito sa ano, dito naman sa upuan ng angkas, manipis siya, no? Pero ano na ba namang aasahan natin basta sports bike eh talaga namang manipis yung foam. Pero para sa akin, goods na goods pa rin tong si Yamaha MT-03 kahit manipis yung kanyang foam, ano? Kasi nga ano, sports bike nga siya. So binil siya pang sports, no? So pagdating naman dito sa baba, check natin anong meron dito. So yan, nandito yung kanyang cambia. Pagdating sa kanyang cambia, guys, meron siyang 6-speed manual transmission. Tapos ito yung side stand, and wala po siyang center stand, guys. Tapos ito yung apakan ng angkas, no? Napakaganda. Then dito, pagdating sa kanyang chain cover, naka-plastic. So pagdating naman sa kanya suspension sa likod, guys, naka-asymmetrical long swing arm suspension siya, no? So it will gives a stable ride during braking, cornering, and acceleration. So yun yung nagustuhan ko dito kay Yamaha MT-03. Yan. So napaka-astig, ano? Tapos nga pala, guys, nakalimutan ko pala yung sukat ng gulong sa harapan. So i-check natin yung sukat ng gulong sa harapan.
Meron siyang sukat na 110 by 70 by 17 and tubeless tire na din siya. Yung sukat ng gulong niya sa likod guys is a 140 by 70 by 17. So, pagdating sa kanyang taillight guys, naka-LED na siya. So, kita nyo naman guys, ano, napaka-sporty na talaga ng looking ng kanyang taillight sa likod. Yan. Napaka-sharp na ng design. Tapos, meron din dito parang emblem ni Yamaha. Tapos, dito naman, yan, naka-reflectorize na din. Tapos, ito yung kanyang plate holder and yung kanyang fender. Tapos maging sa turn signals, naka-LED na din. So wala talaga akong ibang masabi kundi wow. Tapos meron na din siyang single path brake piston caliper. Meron siyang ground clearance na 160mm. Yan, so napakataas na ng kanyang ground clearance kumpara sa ibang motor. So napaka-advantage niyan guys. Nang sa ganun, pag dumaan guys sa malalaking humps, malalaking bato, hindi na kayo mamumroblema na baka sumayad yung engine ninyo, no? In that way, makakaiwas kayo sa sakit ng ulo. So ngayon, i-check naman natin yung kanyang seat height. Meron siyang seat height na 780mm. So sa height ko na 5'5 guys, kita nyo naman medyo naka-tiptoe tayo. Pero kahit ganun pa man, abot na abot pa rin natin si Yamaha MT-03. So yan guys, para sa akin na nagagaanan ako dito kay Yamaha MT-03. So kung halimbawa may height kayo na 5'4, 5'3, 5'2, 5'1, 5'flat, kaya pa rin itong abutin. Yun nga lang, nakaangat na yung isang paa natin dito sa apakan. Pero pa kahit ganun pa man guys, no, dahil nga lightweight siya, napakadali niya lang din i-maneuver. Kung interested kayo sa motor na to, meron siyang SRP na 248,439 pesos, down payment 50,000, tapos monthly amortization for 36 months is 9,939. Tapos meron kayong choices dito kung gusto niyo ng 12 months or 24 months. So nandito yung presyo guys. Yan. So yung Yamaha branch na to guys is located dito sa kilometer 54 National Highway, Visayan Village, Tagum City. So yan guys, available tong si Yamaha MT-03 dito. Nung nakaraang visit ko, nandito pa si Yamaha R3 dahil nga masyadong available tong Yamaha bike ngayon, no? Baka magkaubusan na, pumunta na kayo dito. So ilalagay ko na lang sa description box ko sa baba yung kanilang complete address at saka yung link ng kanilang Facebook page. So yan guys, natapos na natin i-review at i-walkthrough tong si Yamaha MT-03, The Dark Side of Japan. Kung may katanungan pa kayo guys regarding sa video ito, comment lang kayo sa baba. At kung meron pa kayong motor na gusto ipa-feature sa akin, comment lang din kayo sa baba. And please don't forget to like and follow my Facebook page, Langga Gil Motovlog, TikTok Langga Gil, and Instagram Langga Gil. So kung nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless.